And welcome back to my YouTube channel. This is Cal22 Vlog. Mega love shoutout sa ating mga ka-hashtag positive dyan. Saan man po kayo ngayon? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, sa lahat ng mga OFW, kung saan man po kayo bansa ngayon. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan, guys. Once again, this is Cal22 Vlog. Welcome to my YouTube channel. Ayan, pag-uusapan natin for today's video, guys, is gusto ko lamang pong i-share about sa aking end of contract. Ayan. Sa aking, pag-uusapan natin yung end of service, yung kung ano yung makukuha natin after ng consistent 4 years or successive 4 years straight sa iisang amo, kung ano dapat yung makukuha mong mga benefits. Ano? So, wala nang intro-intro, guys. Ayan. Pag-uusapan na agad-agad natin. So, yun na nga, guys. Again, ayun, continue tayo, guys. Ano nga ba ang makukuha natin kapag tapos na tayo sa ating first contract, no? So, ang makukuha natin pag tapos na tayo sa 2 years contract natin, guys, is yung vacation pay ninyo na isang buwan at saka, yun lamang kapag nag-end of, kayo, nag-finish contract kayo ng 2 years after 2 years. And then, guys, kapag naman nag-straight kayo, mag-i-extend kayo na another 2 years, hindi kayo uwi, mag-straight kayo ng another 2 years straight, hindi kayo uwi, kailangan, guys, kukunin ninyo yung vacation pay ninyo na 1 month vacation pay at yung sa plane ticket nyo. Yun ang kukunin nyo. Kasi for me, guys, sa akin, sa story ko is kinuha ko yung kasi hindi nga ako umuwi, nag-straight 4 years nga ako, guys. Kinuha ko yung plane ticket ko and then yung vacation pay ko. So, binigay nila sa akin 3K kasi 1.5. Kasi yung rate ko dito, kasi nandito ako sa Saudi, ang rate ko dito is 1,500 riyal. So, sa vacation pay ko is 1,500 and then sa plane ticket ko, 1,500. Ayan, guys, welcome back again. So, continue lang tayo. So, yung nakuha ko is again 1,500 sa vacation fee ko and then 1,500 naman riyal sa plane ticket. Kasi, guys, kung hindi ako umuwi, kung umuwi ako, guys, alam nyo ba, siguro mas mahal pa yung babayaran nila kasi kung katulad niyan, gusto nila akong i-renew, 'di ba? Magbabayad pa sila sa renewal ko. And then yung ticket ko na back and forth siguro more or less siguro 5,000 riyal 'yun. Yung sa ticket lang 'yun, ha. Pero kasi nga hindi ako umuwi, 1.5 lang yung inano nila. Parang minimum na nila 'yun kapag hindi ka uuwi. Ay ibibigay sa iyo ng ticket is 1.5 lang, katumbas din ng isang sahod. So yung nakuha ko lahat-lahat noon is 3,000 riyal, yun. And then, eto guys, dito tayo mag-uusap sa yung pag-usapan natin kung ano makukuha mo kapag nakatapos ka ng successive na 4 na taon, consistent yan sa isang amo, yung 4 na taon na yan, kailangan, guys, kung alam nyo na yung about sa indemnity, yun, kung makukuha nyo yan, guys, makukuha nyo yan. Kasi, kunwari, lalo na kapag or exit or i-renew kayo, makukuha nyo pa din yan. Kung i-exit kayo, makukuha nyo pa rin yan. Kasi hindi yan paano sa polo kung kapag hindi yan binigay. So, sa akin kasi, yun. Ngayon kasi, guys, kararating ko lang from office namin dito sa Alhasaufu. Kasi nag-renew ako. Ni-renew nila ako. So, yun. Dahil, nag-straight 4 years ako, ang makukuha ko, guys, obligado silang bibigay nila sa akin yung indemnity. Now, which is, 1 month salary yun. So, 1.5. So, klaro natin na 1.5 yun. Straight, kapag naka-straight ka ng 4 years or 5 years, kung umabot ka ng 5 years, ganun pa rin yun. Makukuha mo yun, yung indemnity na sinasabi nila. Nasa low kasi yun ng government nila sa mga, basta sa DEH o sa mga, yung workers, yun. Sa labor law nila, yun. At saka, yung vacation pay, of course, yun. 3,000 pa din yon. Tapos, yung last na sahod mo. Yung lahat-lahat ang makukuha mo. No? So,
Ayun, continue tayo guys. So, ang makukuha nyo is yung bayad, yung indemnity na, which is 1,500 real, and then yung vacation fee ninyo na 1,500 real. So, 3,000. 3,000 lang lahat yun. Tapos, kasama yung last na final, ano mo, final sahod mo na 1,500. So, 4,500 lahat yung makukuha mo kapag umuwi ka na. So, yun yun. Tapos, eto na guys. Eto ha. Kasi ako, sa story ko guys, nung nag-extend ako ng another 2 years, kasi hindi nga ako umuwi, diba? Ito, ikukwento ko lang ha, para ma-idea kayo. Kasi ngayon, ako kasi hindi ako nagsabi talaga kasi naman. So, ang mali doon is sa akin kasi. Kasi hindi ako nagsabi, hindi ako nag-demand. Kasi nakakahiya na mag-demand, diba? Lalo na pag yung halimbawa sa amo ko kasi, napakaluwang nila sa akin. Thanks God, mashallah. Thanks God. No? Napakaluwang nila sa akin, mabait sila sa akin sa pagkain. Wala talaga akong problema, guys. Ako lang yung hindi nga kumakain. Tinatanong pa nga ako ni nanay na, ba't hindi ka kumakain? Ba't ganito ganyan? Itatapon pa kami ng box-box na hindi pa nakukunan ng mga nuggets, mga ganyan, etc. So, yun. Ito guys ha, para may idea kayo. Kapag nag-extend kayo, katulad ko, nag-extend ako ng 2 years din. So, kaya ako naging 4 years ngayon dito. Nag-extend ako ng 2 years guys. Hindi ako nag-demand na nagpataas ng sahod. Ito, para may idea kayo guys. Kasi yung mga amo natin, although, may mga ano na yan sila kasi may mga anak sila. Alam ng mga anak nila eh. Yung mga nanay at tatay na mga matatanda, hindi nila ano yan. Hindi nila parang ikukusa na ibibigay. Yun. Kailangan tayo talaga ang magkukusa. Ayan, welcome again guys. So, sorry naman na na-stop tayo kasi tumawag yung BFF ko. Yun. Saka nandyan lang yan siya nakikinig. Pinag-mute ko siya kasi hindi pa ako tapos magsalita. So, ipagpatuloy natin yun guys. So, para may idea kayo guys, katulad ko, na nag-extend ako ng another 2 years na kaya naging 4 years straight ako dito sa amo ko. Ayan guys, continue tayo. Para ma-idea ka guys, ulit-ulit no, nabubulol na ako. So, yun ka. Para ma-idea kayo guys, hindi kasi yan sila nagkukusa na nagbibigay. Pero merong iba na nagkukusa na, na ganun, oy, anuhan ka namin, tataasan ka namin, ganun, etc. Yun. Ako kasi, hindi ako nagsalita kasi nahihiya ako eh. Nahihiya ako. Tapos, talagang, ano, parang, basta, iniisip ko kasi na gusto ko sila yung magkusa na magsabi sa akin. Kasi ayokong maisip nila na parang napaka-demanding ko, na parang, baka, ano, kasi nga, dito guys, sa totoo lang, parang pamilya din yung turing nila sa akin, hindi iba. Pero, syempre, di ba, katulong tayo, alam natin sa sarili natin kung ano yung estado natin dito, kung ano, kung saan tayo, saan, anong lugar natin dito. Pero, all in all guys, napakabait nila sa akin, kaya nahihiya din talaga akong mag-demand. Kasi napakaluwang ko dito sa pagkain lahat, wala akong problema, kita nyo naman. So, yun. So, ngayon guys, para ma-idea kayo, kasi galing kaming office kanina, galing ako, iniwan ako doon ni tatay ko. Dalawa kami nagpunta doon sa office kanina, tapos, kinuha lang yata yung ano niya, yung parang ID number niya dito, yung sa resident ID nila, tapos yung contact niya kasi nga umalis siya. So naiwan ako doon kasi may final upan ako. Yun. Ngayon guys, para ma-idea kayo, ulit na naman. Para ma-idea kayo guys, kailangan kapag nag-extend kayo ng another 2 years sa mga amo ninyo, kailangan pala talaga daw na mag-demand ka. Kasi kung hindi ka mag-demand, hindi yan sila ano din, hindi rin yan sila mag-ano sa iyo pag hindi din sila i-imake. Kasi yan sila, ano yan sila eh. Parang kung hindi ka nagdi-demand, pabor yun sa kanila. Ganun pa din ang bayad sa iyo, ganun pa din ang sahod mo. Pero sinabi sa akin sa office, yung ni Baba Khalid, kasi pinsan din nila yun eh. Sinabi kasi sa akin sa office guys, na kailangan sabihin mo. Kasi alam mo yung right mo eh, kahit pabaga na nag-extend ka, kahit binigay yung vacation pay mo, kahit binigay yung ticket mo, kailangan mag-demand ka pa rin. Kasi hindi daw po pwede yan. Lalo na pag sa polo, yun. Kaya dapat daw,
yun, kailangan daw, sabihin daw natin, mag-demand daw tayo. Kasi mostly daw talaga, hindi yan parang magkukusa. Parang naghihintay lang din yan sila. Although, alam naman nila yan eh. Alam na nila yan. Pero dahil nga sa binigyan ka ng pera, parang hindi na sila nag-ano kasi malaki na yung ibabayad sa'yo. Diba? So, sa akin kasi, sa part ko naman, hindi talaga rin ako nag-demand. Parang nahihiya din kasi ako kasi iniisip ko naman, oh, kung bibigyan nila ako, kung dadagdagan nila ako, okay lang. Kung hindi, okay lang din. At least, diba? Pabor na sa akin yung nandito sa pamilya nila kasi sobrang bait din nila, guys. Tapos, may mga times pa na yung may mga problema ako sa Pinas, binibigyan nila ako ng pera na hindi nila pinababayaran sa akin. Tapos, twice siya tayo, nag-birthday yung anak ko, dinagdagan yung, nagpadala lang ako yata ng 100 real kasi parang ano lang, pang ano lang nila, konting handa, ganun. Pero alam nyo guys, ginawa ng panganay ng ate ko dito, panganay ng anak nila, dinagdagan nila ng 100, so 200 yung sinin niya kasi siya pa yung naghuhulog ng mga padala ko dati kasi mayroon na akong ikama that time pero hindi pa ako pinalalabas. So siya yung nagpapadala sa akin through Western Union. Sa Stacy P lang niya yun inaano, hinuhulog. Tapos nung kalaunan, kasi parang naano, na-decline na yung Western Union niya, yung Stacy P niya, kasi parang sobra-sobra na yung, parang ewan ko kung ano nangyari, basta sabi niya na sira daw. So hindi na siya pwede magpadala. So yun, sabi ko, ikukunin ko yung ikama ko para ako na mismo yung nagpapadala. So yun na nga guys. Tapos maluwag talaga kasi ako dito, kahit anong oras na gusto kong umalis, kung magbibilin ako, kahit pa, kakalabas ko lang kung talagang sasabihin ko na ano, pero hindi naman ako maabuso din naman, diba guys, kasi mahirap din naman pag aabusuhin mo yung kabaitan nila. So, yun lang yung masishare ko sa inyo guys, no, kasi yun nga, galing ako sa office ngayon. Just yun, para may ano kayo, may idea kayo na kapag mag-extend kayo, tapos hindi sila nagkukusang mag-ano sa inyo, mag-additional ng sahod nyo, kayo mismo, kasi dapat daw talagang tayo ang magsasabi. Yun. Tapos, syempre, ako naman nahihiya kasi baka madagdagan yung sahod nga, pero dadagdagan naman yung trabaho, diba? Kaya okay lang din sa akin. Pero ngayon, and hopefully guys, nasaya na din naman ako. Sa ngayon, okay lang, ganun yung ano, inad nila dun sa sahod ko. Pero pagbalik ko pa. So, ang masaya na ako sa mga ano, sa mga nangyari kasi ibibigay naman nila yung indemnity ko. Tsaka yung vacation fee ko, hindi na nila yon ibibigay na pagbalik ko pa. Hindi, ibibigay nila yon sa akin pag uwi ko. Tapos yung last na final salary ko. Tapos kapag bumalik ako, bibigyan nila ako ng ano, additional 200. So, inshallah. Pero yun na yun eh. Yun na yun nakalagay sa ano, sa kontrata ko ngayon. Kasi dadalhin, hindi sabi kasi yung nasa office, hindi namin to dadalhin sa OLO or sa OWA kapag hindi na fix yung ano, hindi niyo napapag-usapan kung dadagdagan ka o hindi. Kasi kapag pinaabot namin to sa OWA, hindi rin nila yun higa-grant kasi bakit hindi tinaasan na mag 6 years na. 'Di ba? So yun, sabi ko okay lang naman kung dadagdagan niyo ako ng 200. Okay lang kung ano sa inyo, sabi okay lang din sa inyo. Binya. Eh umoo naman sila. So, yun kanina nga nag-offer nag-ano si Ate na kung gusto mo 16 17 or 18. Tapos parang siguro nag-ano na lang ako na 17. So, yun 17 yung napag-usapan namin. Pagbalik ko, inshallah. Ayun, magiging 17 na yung sahod ko. Okay lang yun, hindi naman kasi mabigat yung trabaho ko dito. Yun. Okay lang sa akin, tapos maluwang naman ako sa pagkain, walang problema. Yun yung pinaka-importante doon, yung mabait sila sa akin, maluwag sila sa akin. Tapos hindi naman ako bubugsa sa trabaho. Maraming nakakaalam na halos nandito lang ako, dito lang ako sa room ko kapag yung katulad ngayon, natapos na yung Ramadan, mas marami akong oras na magpahinga. Kasi hindi sila yung palautos. So, yun lang guys, hanggang dito na lang yung video ko. So, maraming salamat sa lahat ng umabot sa last minute na to. Maraming salamat sa pagpapanood. And thank you for watching again. And God bless everyone. This is God22 Vlog. Mag-iwan sa inyo ng one go, PS1, #positivo. Maging positivo po tayo araw.
Bye.